patay na bilanggo sa isang piitan sa Maynila, sepsis ang itinuturong cause of death, pero baka raw nakalala ang siksikan sa kulungan. Pero may ibang hinala ang misis ng inmate. Narito ang report ni Cedric Castillo. Ito ang loob ng detention cell ng Manila Police Station 4. May mga electric fan na nakatodo ang buga ng hangin. May ilang siwang din sa pader na may isang dangkal ang lapad. Ang mga ito at ang entrada ng selda ang tanging paraan para pasingawin ang hangin sa loob. Isang detainee ang nagreklamo ng paninikip ng dibdib at kahirapan sa paghinga kaya isinugod siya sa ospital. Doon na siya binawian ng buhay. Dinala siya ng mga alas 5 ng madaling araw. Pagdating ng before 9 a.m., yun nga, na-informahan kami na namatay yung tao. Base dun sa findings ng ating attending physician, namatay siya sa sepsis, no? Yung infection sa dugo. Naaresto nitong June 14 ang inmate dahil di umano sa pagkakasangkot niya sa ilegal na droga. Ayon sa MPD Station 4, wala namang malaki o kapansin-pansing sugat sa kanyang katawan bago siya ipasok sa selda. Pero batid ng pulisya na posibleng nakaapekto sa kondisyon ng inmate ang congestion sa piitan. No, ang capacity lang talaga ng aming detention cell dito, yung lock-up cell natin dito ay 40, no? 40 lang individuals. No? Kaya lang sabi nga natin talagang dahil sa mataas ang arrest natin, no? Umaabot tayo ng 100 plus. Nakausap ng GMA News sa telepono ang nagpakilalang asawa ng inmate. Nakiusap siyang huwag ng isa publiko ang pangalan at larawan ng kanyang asawa. Pero ayon sa kanya, may mga pasa di umano sa dibdib, likod at leeg ng inmate. Hihintayin muna raw nila ang resulta ng autopsy para malaman kung may foul play na naganap. Open kami sa lahat ng pag-iimbestiga. Hintayin natin kung ano'y lalabas sa autopsy. May nakausap na raw na contractor ang MPD Station 4 para remedyohan ang ventilation sa loob ng selda nito. Cedric Castillo, GMA News.